Ayan. So, tonight po, no, pag-uusapan natin ang agri-wood farming and investment orientation. So, this is brought to you by Summers Farms and Growers Infinite Forestry Nursery. So, yan po ang partners namin. So, sa agri-wood farming and investment po, minsan po na naiiwanan, no? Kasi, sabi ko nga dito, sa farming, you begin with the end in mind. Kumbaga, before ka pa lumabas ng bahay, alam mo na kung paano pabalik. So, ganun po dapat recording in progress. So, ang nangyayari, pag hindi natin naisip na may investment or business side ang farming, doon po tayo nabibiktima. Or worse, no? May nangyayari niyan, sobrang tanim. Okay? Sobrang supply. So, pag nagkaroon ng glut o sobra oversupply, ano nangyayari? Babagsak ang presyo. Which is in a way good for the consumers. But what about sa farmers? So, there's got to be a balance. So, kailangan maplano mo talaga. So, ang sabi nga namin dito, don't just be a farmer. Be a businessman. Be an agripreneur. So, yan po rin ang isang advocacy, kaya gusto ko po rito sa Pinoy Agripreneurs. Tinuturuan po natin ang ating mga farmers na maging businessman din. Okay? And just like any other business, no? Pag, if you don't have a plan, you're already planning to fail. So, yan. So, dito ituturo po din natin slightly, no, kasi orientation lang po to. Ano ba yung investment, no? Because I've been to so many trainings before, na ako mismo nag-conduct po and as a resource speaker. But and then meron na po may mga tanim na agarwood. But I'm at a loss kasi tinatanong ko po sila, magkano ang gagastusin mo per puno over I say a 5 to 7 year period? Hindi po nila alam. Dapat alam niyo po 'yan. Alam niyo kung magkano ang gagastusin niyo para kikita kayo ng magkano. Okay? Kasi itong agarod po, medium term po ito. But then again, through innovation, na pakita po natin, na patunayan namin, and we did it ourselves, na kahit wala pa yung agarod harvest mo, pwede ka nang kumita through value adding, no, ng mga commodities, like yung sa dahon, nagagawa ng tea. Yan. Pwede na pong pagkakitaan talaga. Other than, kasi right now po, ang pinagkakitaan dyan is yung seedlings, yung seeds, and then later on, yung agarwood, no? So, commodity pa rin siya. Pero kung matuturo tayo ng value adding, o yung commodity, gagawin natin process product, malaki po talaga ang kikitain natin. And even before mag-harvest. I would suggest to, no, the usual format ni Miss Jem dito is ilista nyo lang po mamaya yung mga katanungan ninyo. And then once the presentation is done, Miss Jem will be moderating to and answer your questions po. So ito pong outline natin ngayon, no? Introduction, okay? Ano ba yung agarwood? Ano yung mga species? Marami po nagtatanong sa akin, almost every day may tatawag sa akin, magpapadala ng picture, sir, agarwood ba to, ganyan. So and more likely than not, hindi talaga, no? Then, yung uses, application, products, and benefits. So, yan po, no? Kasi ang agarwood po has been around for thousands of years. And usually, ginagawa lang po siyang incense. But, through technology, and because of widespread use, marami palang pwedeng produkto, no? Ipapakita po natin. Then, the farming side, the cultivation of agarwood. Propagation, farming, and maintenance, and all the way to the processing. Agarwood production, research, technology, innovations, processing, and the legal, no, nuances, no? Kailangan po legal po kayo. And like what I said kanina, ako mismo na-scam na rin po, no? Nagpa-test buy ako. Kompleto raw, kompleto. Pagdating sa akin, walang papeles. Ang malaking problema po yon. And you will know later on why. Okay? So, sa paglalo na po, pag-legal, do not compromise kasi kayo po ang magkakaproblema later on. Then the financials. Yan, magkano bang gagastusin? Then yung mga current initiatives and training na ginagawa po na katulad po namin at ng iba pong mga nasa industriya. Ang advocacy po natin ngayon is ma-develop, no, ang industry. So simulan po natin. So agarwood, no?
non-timber forest product yan, no, na aromatic o mabango, no, ginagamit din for medicine. So matagal na yan noon pa, and primarily sa India and then sa Middle East, no, pero ang source niya sa Southeast Asia. Okay, so matagal na pong ginagamit yan, no. So sa Philippines, marami po tayong mga local. There are four indigenous and four endemic species, no? But yung so far, yung commercial lang talaga is about three, Ayan. So panoorin po natin itong video nito. And I think napanood nyo na rin po ito, no? Nasa YouTube po ito eh. Okay ba yung audio? Walang Wala, audio. wala pa, sir. May audio sa akin eh. Share audio mo, sir. Teka ha. Valeria malacensis is a tree Okay. native to the rainforests of Better, Southeast Asia. huh? Okay. Prior to infection, the healthy heartwood inside Aquilaria trees is pale, odorless, and worthless. However, in the wild, damage to the tree by external forces, such as grazing animals, sporadically results in the growth of a specific type of fungal infection inside the tree, called Phyllophora parasitica. The Aquilaria's defense to this attack is to produce a stress-induced aromatic resin called aloes. There's something wrong with the audio. Narinig po namin kanina yung audio na wala lang video. Yeah, nawala yung video. Wala, ha? Teka. Ano natin ito? Balik tayo. Alright. Okay. Ba't pa lang audio? Lang audio, no? Walang Wala po. audio? Wala po. Walang audio? I wonder why. Hindi na dati ganito. Okay. I will narrate na lang. So, ayan po na nag-distillation. 80,000 per liter. Pero yan po, nakukuha yan sa mga wild. Okay. So makikita niyo po yung oil niya is volatile siya, no? Hindi po siya parang grasa. So diyan po maraming nai-scam. So kita niyo pwedeng gamitan ng syringe. So marami pa nai-scam niyan, lalo na yung wood, nilalagyan po ng grasa. Ang agar wood po ay tuyo, wala pong grasa yan. So ito, mga farm na ito sa Vietnam, matagal na to, no? So, wild po, ang sabi nga dyan, around 2% lang. Kasi through natural, no? Natural infection ang nangyayari. So, ang sa atin, ginagawa ngayon, farmed na. So, cultivated. And artificial yung inducement. Ayan. So, sinasabi dyan noon na, halos na maubos na sa wild. Pati delikado rin.
Ayan, may ano ng mali. May subtitles. Na nahurot na, naubos na. So ito po, yan po yung inoculum. So yan. You can introduce. You can introduce the pathogens and the microbes para mag-produce ng agarwood. Mamaya, I will discuss po yung mga iba't ibang klase ng mga ano, ginagamit ng substances. So ayan, sinasabi po, halos pareho lang naman ang quality ng natural at saka man-made, no, or induced. Ayan. So dito po sa Pilipinas, halos maubos na. So that's why kailangan na protektahan siya. Ang isang 5 to 7 year old na puno, aabutin po ng isang buwan para i-carve ng isang tao. So you can just imagine the labor cost. Anyway, doon sa training po sa Zamboanga, we will do a, ano, an actual demonstration and return demo. Ayan, sa New Testament, nandiyan po yan. Ang paggamit ng agarwood. Kahit, no? Sa mga kaibigan natin na mga Muslims, ginagamit na nila yan. It takes skills para mag-carve, no? So dapat may training. Otherwise, masasayang. Although, in the sense na magagamit mo pa naman yung na-carve mo na wood, kasi yun ang ginagamit yan sa distillation. Yung uninfected wood. Mga 20 kilos, you'll be able to produce at least mga 2 kola or around 20 to 24 ml. Ayan ang tunay po na agarwood, ano? Volatile siya. This is the real deal. This is wood oil po. Kung nakikita niyo po ako sa camera. Tignan niyo, no? Light up. Para may pakita ko mamaya. Ayan. Okay. Ayan. So, sa agarwood po, kung nakikita niyo po yung camera ko, no? Ito po ang agarwood oil o wood oil. So, makikita niyo volatile to, no? O liquid siya. Ayan, kung nakikita niyo yung drops. Teka, ilalapit ko sa camera. Ayan. Ayan. Ayan po, oh, nakikita nyo, no? Tumutulo siya. So, wag po kayong maniniwala dun sa nagbebenta sa Facebook o sa TikTok na parang grasa ng lapot. And then, ito po ang bakur. Ah, teka, kita sa background. Ayan, ito po yung incense, no? Na ginagamit, no? Agarwood incense to. So, mabango po talaga. At malalaman nyo kung totoong agarwood yan kasi hindi siya mabaho at hindi masakit sa ilong or sa mata. Then, ito po ang grade AA na agarwood. These are chips. Okay? Ayan. So, ingat akong hawakan yung gitna kasi may body oils tayo natin, yung skin natin. We don't want to contaminate it. Ayan. So, tingnan nyo po ito. I would like to emphasize here. Iwanag. Ayan. Ayan. Nakita nyo po, no? Ang agarwood. So, hindi po pwedeng maging solid ang agarwood. Kasi parang growth rings po yan eh. So, may makikita kayo dito na rings sa gilid niya. Yun ang agarwood po. So, yung nagpapakita po, nagbebenta na solid yung agarwood, no? Ang buong kahoy, peki po yun. Okay? Don't fall into that. Don't fall for that rather. So, again,
So why sustainable ang agarwood? Eh, delikado na pala yan. It's a sound investment because it has a wide range of applications, no? Sa Middle East po, 2 to 3 tons per day ang demand as incense alone. Can you imagine 2 to 3 tons a day? Ang dami niyan, no? And consistently high market value. Hindi po siya bumababa because we are only supplying 30% of the demand. Kaya mahal po talaga siya. And for the last 3 years, no, that I've been into agarwood, hindi ko po nakita bumaba ang presyo. So ang pag pinakamalas mo na, hindi maganda yung produkto mo, no? And that's why gusto namin ituro yung tamang best practices, no? Kasi po ngayon, mahigpit na, no? Especially ang dami ng adulterated agarwood, no, na nanggagaling sa China. Nilalagyan nila ng chemicals ang ginagamit nila. Sabi nila, no inoculation agarwood, no, dahil na yung tinatawag nila na kinam. Hindi mo kailang inoculate. The science contradicts that. Hindi may pwede. So, tinetesting na po yan. Meron po tinatawag na GCMS or gas chromatography mass spectrometry para malaman kung may toxic or inorganic compounds. Pag meron pong nakita yan, mababa po ang presyo niyan. Baka gawin na lang yung beads or craft. Sabi, 1,000 pesos. And then kung maganda naman ang quality mo, between 200 to 350,000 pesos per kilo. Ang oil po ngayon is mga 700,000 to 3.9 million pesos per liter. So, ang sabi nga po dito, no, depende sa investment goals mo, no. So, low risk commodity siya. Okay? Kasi puno to, may tatanim mo to. Unless pabayaan mo siya. Okay? So, worldwide ang demand niya. Hindi lang dito sa Pilipinas, no. And actually, sa training namin sa Zamboanga this September, si PM Gaharu, isa siya sa mga veterano at kilalang expert sa Southeast Asia, sa agarwood, will be online, no? Because I've asked him to share the Malaysian experience. Sila po, siya po mismo, hindi na siya nagbebenta sa labas ng agarwood. Sa Malaysia pa lang, ubus na ang produkto niya. And that's something that we want, no? Na ma-reach natin, yung ganun, na maging matured and open yung market natin locally. And then, of course, we can go international naman. So, it's been used for centuries, no? Katulad ng pinakita po kanina sa video. So, popular siya, and then lalong dumadami, no? Kasi, because of technology nga, marami ng uses, no? Na nakikita. So, ako po, umiinom po ako ng, ano, ng hydrosol, eh, nakatikim na rin po ako ng wood oil, no? Ang mahal. Ang mahal talaga niya. Pero, it's a acquired taste, no? But very healthy, may beneficial siya. May mga studies na po. And every morning, kami po ng wife ko, we drink agarwood coffee. So later on, may i-share po natin yan. No? Part po yan ng ano namin, contribution to develop the local market. And we'll be happy to share that doon sa Zamboanga training. So, ang market value po niya ngayon ay $32 billion. Ang daming zero nun. $32 billion po. No? Wala pa ang Pilipinas dyan. But actually, sa totoo lang po, nagreklamo na ang Indonesia at Malaysia. Kasi yung mga smuggled sa Pilipinas, no, it's flooding their market. And the prices of this agarwood are 10% of its real value. So naapektuhan din yung market nila. So sana matigil yan. And ang attempt nyo po nga natin, kaya we do mga formal trainings. And may mga LGUs pa, no, na nagpapadala ng mga representatives nila to train. Kasi gusto na natin lumabas na sila. And you know, go out in the open and be legal. Kasi hindi ano eh, hindi maganda para sa nature, sa environment natin kasi critically endangered na siya. It's rare, world's most precious heartwood. So ayan, mahal po talaga siya, no? Very rare kasi siya. Although sa Pilipinas nga na almost na naubos na siya. And naturally, of course, in 1 to 2% of Aquilaria trees. And sa Pilipinas, meron po tayong 8 na Aquilaria, no? Na trees na agarwood producing. Kasi may mga Aquilaria din po na hindi agarwood producing. Okay?
So kaya naman po sa nature is kung tamaan ng kidlat, mabali yung sanga o may wood borer, mapasok yan, pasukin ng bacteria o ng fungus, dun po. So anong nangyayari po niyan, the science behind it is that pag may pumasok na pathogen dun sa puno, lalabanan niya ng puno. Okay? So yun ang kanyang natural defense mechanism. Lalabanan niya and magkapagpo-produce po siya ng resin sa loob. Hindi po umaagas yan sa labas. No, katulad niya papanood sa mga video na tumutulo yung agarwood. No, hindi po ganun yun. No? Sa loob po siya. It's a hardwood. Okay? Hindi po siya kagaya ng rubber or ng pili o LME na pag sinugatan mo yung puno, lalabas yung katas niya, no? Yung dagta. So, hindi po. Okay? Hindi po siya. So, on chip, from $850 to $7,000. Ito, ano po to, latest truta na market price, no? So, usually, nagbe-base kami ng presyo nito sa Bangkok, sa Malaysia, and Singapore, and Dubai. Yeah. So, mga chips, depende po. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, grade AA po yun. Okay, grade AA po yun. So, it can go to 250,000 to 300,000 pesos per kilo. No? Pag sinabi pong isang kilo, ganyan po karami. Ganyan kataas yun. Yung agarwood chips na yun. Now, potential for growth, no? Kasi through artificial inducement. So, by demand, no? Kung gusto mo na. So, dapat din nga po matuto sa business side, hindi po sabay-sabay. Okay lang magtanim ka ng sabay-sabay o gusto mo ng facing siya para later on, by schedule din of facing ang iyong inoculation and harvesting mo, saka processing. Kasi malaki po talaga ang gastos. Now, matibay po ang agarwood, no? Huwag lang siyang itatanim sa clay or yung sa mga waterlogged areas. Excuse me. At hindi po talaga kakayanin. So minimal waste, no? Halos wala pong tapon. Yung chips na gamit mo, yung powder, no? Gilingin mo kasi yung kahoy niyan para ma-distill mo siya to produce the oil. Then ang leaves, no? Ginagawa po siyang tsaa, ginagawa pong coffee, okay? Ginagawa sa soap, no? Yung extract niya, shampoo, skin toner, no? Kung napapansin niyo po, oh, ayan. Produkto po ng agarwood tea yan. So, kung gusto niyo po magkaroon ng complexion na ano, pang baby, yan, yung leaves po ng agarwood. So, yung bark na gagamit din po, no, kasi pwede pong kuhaan ng wax. Okay? And then yung fruit, ang prutas po niya, hindi lang kinukuna ng seeds, no, for seedlings, but pwede rin pong gawing tea and even coffee. It is environmentally sound, no? Because bawal na nga yung illegal, so farmed na o cultivated ang agarwood. But it is regulated through plantations. One of the reasons why we want to form an industry body, the Agarwood Growers and Resources, or AGAR, is to lobby na pati sana yung ano, backyard magkaroon na. But we have to devise of a way, no? Na hindi ito maaabuso. Kasi right now, through plantations lang. And minsan po, iba-iba po, no? Kung saang region kayo, yung iba, payag na 50 pieces lang, pwede ng plantation. Yung iba, 100. So we want to standardize this. And sana, magbigyan ng pagkakataon, kahit yung mga maliliit lang, no? Na backyard, magkaroon din sila kahit ilang piraso, sampu, or so, para makinabang din naman sila later on. But kailangan may industry body po talaga para ma-assure natin. Kami po, we were able to come up na with a proposal for the a framework, no, for the development. Later on, papakita ko sa inyo. Low volatility, no? Hindi po kagaya yan sa stock market, no? Pag may nag-crash sa US stock market, sus, apektado ang buong mundo because of the dollar. Okay? So, hindi po siya ganun, no? Hindi po siya volatile. And then, it's resilient, to erratic fluctuations. So, hindi siya kagaya ng pag sinabi, oh, yung dollar bumagsak. Nako, disgrasya. Taasa na ng mga bilihin, no? Pati na yung gasolina, yung fuel, ganyan. So, siya po hindi. Very stable po siya. So, agarwood is an non-timber forest product, no?
aromatic crop po siya o aromatic tree, no? May scent po talaga siya, and kung nakaamoy na po kayo talaga ng agarwood, hindi mo ma-describe, no? Kagaya po ng ginagawa ko ngayon, ayun po. Meron tayo sa bakur. Ayan. Hindi ko po kayo inihingit, ha? Pero mabungo po talaga. And para malaman mo nga, hindi yan masakit sa ilong o sa mata kapag naamoy mo siya. So, Southeast Asia lang po meron, no? So, alam, maraming mga pangalan siya kaya dito sa atin. So, ang family name po, no, ng agarwood, okay? Timasisi. Timasisi. Yan po ang ano niya, pronunciation niya. But let's not go there. So, meron dalawang genera. Ang Acularia at ang Geranops. Dito sa atin, meron tayong Acularia. Distribution of agarwood, no? Although, ito pong study po na ito, hindi po talaga that dependable. Kasi through the years po, kami po mismo, may nakita kami, para may mga variants, no? Lalo na yung Malacensis, yung pinaka-popular, no? Acularia Malacensis. Parang iba-iba yung variant, no? Iba yung sa Leyte, iba yung sa Mindanao, iba yung sa Quezon, iba yung sa Sorsogon, na napagko-compare po namin yung mga bunga niya o yung fruits, no? But general Southeast Asia po, kasama ang Philippines. Although ang problema nga lang is way behind tayo. So ayan po yung mga species, no? Acularia, puro Acularia po yan. Ang dami niyan. Dito sa Pilipinas, merong endemic, no? Endemic siya, no? Ibig sabihin na dito lang meron. Sa ibang lugar, wala, no? So yung butlong liikitan, makulan, manggod, or and agododan. Tayo lang po meron yan. Ito naman po yung indigenous. Meron tayo, pero meron din sa ibang bansa. Yung Acularia malacensis, yan yung pinaka-popular po, or tawag sa atin dito, bari. Then, Acularia filaria, or lapnisan. Okay? And then, Acularia comindiana, o butlo. And Acularia batianta, or binukat. Wala po dito ang lanete. So, sinasabi po nila, lanete, agarwood din. Hindi po. Ang lanete po ay Raitia pubescens, no? Ang scientific name. It is not an Acularia or agarwood producing. So, yan po. Careful tayo sa mga terms kasi kahit po mga veterano na po, nagbebenta ng mga seedlings, ginagamit pa nila lanete, lanete daw. And nangyari sa lahat ng species na Acularia, ang tawag nila lapnisan. Hindi po. Iba-iba po ang itsura po talaga niyan. So ito po ang itsura ng Acularia malacensis, no? Yung dahon niya makikita mo wavy, no? Wave yung gilid niya, and meron siyang bunga na ganito, no? Parang pear shape siya. Okay, matulis yung sa bungad niya, and then bibilog siya. And a bit shiny. Okay? And ito po ang sinasabi, ano bang mga ano, if saan ba pwedeng itanim yan? Kailangan ba sa mataas? Not necessarily po, no? So it grows up to 40 meters, okay? And ang kanyang laki, no? It goes all the way to 1.5 to 2.5 meters in diameter. Ang laki, no? Mamaya may papakita ko sa inyo. So it's found typically in mixed forest, no? Ang altitude between 0 and 1000 meter. Now, I place emphasis po sa found typically in mixed forest, no? Ito po. So, I frown at those na gumagawa sila ng plantation na monocropping. Monocropping. So, single lang talaga. Puro agarwood lang talaga. Ilang ektara yan, puro agarwood lang talaga. So, problema po yan, no? Number one, walang biodiversity yung plantation mo. Okay, yung lupa mo. Ganun din, walang biodiversity. Yung microbiome, yung mycelium, and all that good stuff na magsusupport ng life doon sa plantation mo. And worse, pag ginangitan pa, no, ng chemical o ng mga herbicides, no, mga inorganic compounds na toxic, makaka-apekto po. Kasi po ang agarwood edible po. Edible, lalo na yung oil niya. And yung chips niya, incense, sinisinghot 'yan. E paano na lang kung nilagyan mo ng toxic substances or chemical? So, makaka-apekto 'yan. So that's why ngayon mahigpit na po ang testing. And that's why ang DOST Forest Product Research Development Institute ay gumagawa na po ng paraan para magkaroon po sila ng testing capability regarding this. No? Para
hindi na tayo punta pa dyan, we will know the real value of our product. Kasi minsan na nangyayari dyan, kumbaga sa Bisaya, mata-mata, itinala lang yung produkto mo and they will dictate, no. Pa nagkaroon tayo ng industry body, okay, and nagkaroon tayo ng standard na Philippine Agro brand, magkakaroon tayo ng sariling grading system, and then malalaman natin kung ano yung grade ng agarwood natin and the equivalent value. Because right now, we are all referencing from outside, no, sa ating mga Southeast Asian neighbors. So sana po, pag magtatanim kayo ng agarwood, consider biodiversity. Okay? Kaya hindi po maganda kung monocrop lang siya. And then yung iba, nagsasabi, dapat single stock lang. No? Hindi po. Because that will also affect the viability ng genetics niya. Magdi-deteriorate yan because walang introduction ng ibang same species sa ibang lugar na ibang genetics. Okay? Magdi-deteriorate yan. Kumbaga po parang sa hogs, no? Yung mother, pag nanganak, hindi mo na pwedeng i-breed pa doon. No? F1 na yun eh. Di ba? So hindi na pwedeng F1 i-breed mo pa because magkaka-apektuhan na, magkakaroon ng crossbreeding. So that's why we are promoting regenerative agriculture. Sa farm po namin, it's 12 hectares. Originally, rubber po siya. Meron siyang coffee, may agarwood, and meron po siyang aromatic crops, no? Petronella, vetiver, tanglad, vanilla, black pepper, yan. Lahat po ng mga pwedeng makuha ng essential oils. That's why it's called aromatic crops. So, merong biodiversity. And because of this, regenerative agriculture, nakagawa po rin po kami ng natural solutions na protocol, organic, or should I say all natural, kasi bawal sa batas sabihin na organic kung hindi ka certified. So it's all natural, no, na farming and regenerative agriculture, one of the fastest growing agarwood or Aquilaria malassezensis tree in the Philippines. 1 year old pa lang po, 7 feet na, unpruned. Yung prinune namin, 6 feet, pero ang canopy po niya, spread ng canopy niya is 1.5 meters. Mas malaki pa rito sa ano ko, sa arm's length ko. So, napatunayan namin 'to na kaya, no? We don't have to resort to inorganic. So, purely organic siya. Yung buong 12 hectares, may fence and meron pong biofence. Tinanaman po yan namin ng ano na way back, no, kasi 18 years na yung Summers Farms. Tinanaman po namin ng Madre Cacao. So, meron po akong biofence. At the same time, meron pa akong buffer na 10 meters. No? Kasi mga katabi ko, puro mga maisan sa kapalayan. Alam mo naman po natin ang mais sa kapalay. Intensive sa chemical yan. No? Na, kinakain natin. So, para hindi makontaminate yung farm namin. No? Talagang, we made extra effort. And ang pagtanim po namin takes 3 months. The entire process is 3 months. No? From the clearing of the land to the hauling and everything, no? Sanitation, pag-apply ng fungicide, pag-apply ng inoculant sa soil. Yan. This I can explain at great length doon sa training po. No? Pero yan po, regenerative agriculture and a natural solution protocol produce the one of the fastest growing Aquilaria tree in the Philippines. 7 feet at 1 year old. Ayan po. Ayan po ang known na oldest and tallest Aquilaria tree in the Philippines. Ang estimate po na rito is 800 years old na to. Okay? So makita niyo po ito sa unang picture, oh, yung laki ng puno. Oh. Dito ko sa baba. And then of course, oh, we're hugging is, ano siya, tatlot kalahating tao to hug around it, no? To hug it. Hindi ko na po sabihin ang location. At meron pong attempt na, may mga nag-attempt na putulin yung puno. So, binabantayan po yan, no? Binabantayan na ngayon. So, pati po yung Malaysian expert natin, si PM Gaharu, nagulat po siya. This is probably, sabi niya, this is the biggest, okay, na Aquilaria tree that I've ever seen in my life, no? Meron pa pala sa Pilipinas. So, this should be a, ano, cause for pride sa atin. Huh? Huwag lang tayo maunuhan ng mga illegal logger. Ayan po, no? Kasi nga, we're promoting biodiversity, regenerative agriculture, and agroforestry. Yung agarwood po, pwede nyo taniman ng kakao. Okay? Pwede rin po ang kape. And mga aromatic crops, no?
mamaya paliwanag ko po why kailangan ng ganyan. Biodiversity, anong benefit nito sa lupa mo ngayon? Because basically, sa concept po ng natural farming is you feed the soil. So the soil can feed the plants. No? So sa agroforestry po, in regenerative agriculture, is you have everything there. So you look at it as an ecosystem, not just a land to exploit. No? Take care of it and it will take care of you. So napatunayan na po namin yan. Otherwise, hindi lalaki ng ganun yung aming pong agarwood. So, through biodiversity po, no, magkakaroon kayo ng financial diversification. Okay, and dahil marami rin kayong produkto, marami kayong crops, no? So, diversified yung income mo. Let's say, biglang sabihin na lang, bumagsak ang presyo ng coffee. Di ba, may kakao ako . May aromatic crops ako . Okay? So, may financial diversification ka. Okay? And at the same time, you will have multiple income streams all year round. And this will make you go the distance kasi kumikita ka na. No? So, sa kakao, kikita ka na in 2 years, 2.5 years, kaya pwede ka nang kumita. Kaya ganun din sa kape. No? The Philippines po is the third largest consumer, no, of coffee in the world. That's why ang coffee ng Pilipinas hindi na ina-export. Sa local market pa lang, ubus na. So, pwede natin pong gamitin to, no? May pumapasok na pera and this will make us go the distance para masuportahan natin later on yung gasto sa inoculation and gasto sa harvesting. Remember, magkano na lang yung labor? Isang puno, isang buwan, just to carve. Wala pa yung processing dun. Ayan. So, kung may 100 ka na puno, tapos isa lang yung tao mo, it will take 100 months. Okay? So, yun. Think po about biodiversity and we'll be happy. In Negros and then in Bohol, we will also be there. We'll be teaching them agroforestry in regenerative agriculture, agarwood, coffee, cacao, aromatic crops, and even rubber. No? Para po magkaroon ng biodiversity and financial diversification. So, ang returns. Ano po ang returns, no? Ayan po ang regenerative agriculture. As you can see, no? It's an ecosystem, no? We're not here to exploit, no? We're here to harness. We're here to harness nature. Not just for our own good, no? But also the society and the environment, no? So, meron tayong returns. Ang financial return, ang social return, and environmental return. I used to be a consultant for USAID for conservation enterprise. So what I do is papasok po ko sa community, i-organize ko sila, and then gagawin ko po ng capacity building. Tuturuan ko po silang gumawa ng business plan na ang gagamitin nilang product sa community nila is magkakaroon ng environmental impact, a positive one. And then connect them to government agencies and even big businesses, no? Yung big brother. So para mapakinabangan nila yung environment nila, no? So, kailangan meron dapat na ganun. Hindi may pwedeng extraction tayo. Lalo na ang agarwood po ay critically endangered. So, nagre-reklamo, dami po nagre-reklamo and then sad to say, sinasabi nila, pahirapan lang tayo, ang hirap-hirap yan. Magtatanim ka, tapos bawal naman pala. Hindi po bawal. It's regulated. Nakikita niyo po dito sa baba, no? Ito po yung scale, no? Ng classification, no? Ng mga threatened species. From not evaluated, the leftmost, no? Data deficient, least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered. Critically endangered po ang mga Aquilaria or agarwood producing species. It is one step next to being extinct in the wild. And then finally, extinct. Wala na. Inabusan natin. No other species in this earth has threatened the existence of this planet, no? Walang iba kundi tayo. So sana ingatan natin 'to. Dahil pwede naman nating pakinabangan . Walang nating abusuhin. And sumunod tayo sa regulations. Marami pong benefits ang agarwood. Honestly, ako may allergic rhinitis ako parate. As in the whole year, even when I was an OFW, no? I spent 7.5 years in Iraq. Okay?
And talagang grabe ang allergy ko ron sa alikabok, sa dust, no, sa buhangin, mapaamoy lang ako ng iba. Pero since I started taking, no, agarwood products, nawala po ang aking allergy. Nawala. And yung gumaling po yung tiyan ko. May problema ako sa tiyan eh. Okay? So, marami. Ang dami pong benefits. So, ito po yan, yung mga benefits niya na nakalagay dyan. And please, no, don't take my word for it. Okay? Research nyo rin po. No, because I'm sure pati kayo makikinabang. Okay, sa dahon pa lang, no, at 1 year old. Sa amin po, 1 year old pa lang, nakaka-harvest na kami ng leaves. Okay? Not more than 10% per tree, no? Kasi ayaw mong maubos naman yung dahon. Napapakinabangan na po namin. Even yung brother ko, no? He's a 4, no? He's a 4-time stroke survivor. Imagine, 4 beses na stroke. So since he started taking agarwood tea, sabi niya, he's feeling better, mas maganda yung tulog niya, mas ganado siya. So, ayun. So hopefully, it's not, what do you call this, wala? Yung, it's not just psychological, but yeah, I myself can attest to this benefits. So do your research. Biological characteristics of agarwood. A. malacensis or Aquilaria marescensis produces seeds after 7 to 9 years. This is not true anymore. No, nag-i-evolve. Dito po sa atin, no, meron pong nagsabi na 3 years pa lang, namunga na yung kanyang malacensis. As in, nag-fruiting talaga siya. Okay? So that's good. That's good. No? Maganda yun. So, sana magpatuloy yan. Hindi tayo makita ng 7 to 9 years, no? But yung viability po ng seed niya, lalo na kung order po kayo, that's why I don't really recommend yung pagbili ng seeds. Yung fruits, maaari pa, no? Kasi naka-enclose pa siya. Pero yung seeds po, kasi ano lang yan, 7 to 8 days po, no? Ang germinate, ang ano, viability para siya mag-germinate. Okay? And then, pag naitanim mo po yan, no? Between 16 to 63 days before yan lumabas. Okay? Before siya mag-sibol. And germination rate, pag naitanim mo agad yung mature fruits, how do you know it's matured? Ang mga Aquilaria fruits po, usap pong bubukayan. Bubukaya, meron pong slit yung kanilang bunga. Pag matured na yan, bubuka ng kusa yan at lalawit na yung seed niya. Yan po, huwag niyong pipilitin yan. Na sa pipitasin niyo siya. No, because hindi po siya mag-germinate. Sa trial planting sa ground, no, yung tissue cultured, no? Unfortunately, yung tissue cultured, wala siyang top root. So wala siyang anchor, madaling matumba. Puro mga secondary roots lang, no? Pero mataas, 66.3, no, yung survival niya. Yung mga galing sa seedlings, 40.3. But sa amin po, napatunayan namin, kaya namin pala, no? So meron kaming batch na talagang inalagaan talaga namin ng husto because of the sad experience from the first, no? And maganda nga po ito. You don't have to go through the heartache that we experience because we're teaching you now, no? Ang laki ng casualty, no? Ang layo ng pinanggalingan pagdating yung lupa, tuyo na. And yung dahon, naglaglaga na, kulay dilaw na siya. Okay? So, nakasubok po kami na, ano, 5% lang yung mortality. And that's good already, no? Considering nasabi rito, 40.3% ang survival. So, 60% or 59% ang mortality niya. So, pwede po yan from 0 to 1,000 meters, but it loves water. Kailangan po diligan yan. So, ang rainfall ng Pilipinas is 500 plus. It needs at least 2,000 centimeters. So, kailangan didiligin po yan. So, kami po, nagdidilig po kami umaga at sa gabi. And deep root. No, deep root yung water system namin. May tubo diretso sa baba, sa ilalim. Kasi kung surface ka lang, yung roots instead na bumaba, sa taas lang siya naglilinger. Okay? So dapat pababain mo siya. And it will promote prolific root growth, no? Kung deep root ka, gagamitin mo. So ayan. Another tip po. That's why meron po kaming 7-footer na 1 year old lang. Ang ibang mga 1 year old po na hindi maayos yung pag-alaga nila. And it needs 30% shading. No? 2 years na, 5 feet pa lang. Okay? So, dapat po nakashade po yan. 30% shading at least for the first year.
Okay? And yan, napatunayan po talaga namin yan. And I've been to other farms na ipakita po sa amin, may 3 years old na 10 feet na. Yung kasabayan niya na 3 years old, 5 feet lang. Because hindi na lagyan ng shading. Very critical po ang first year. No? Very critical. So, babantayan po talaga yan. Temperature, 27 to 32. So, it's safe. The whole Philippines, pwede po siya. No? And yun yan, no? Sa plantation forestry, dapat i-assess yung ecological condition. No? Kasi minsan nangyari, katulad yan, just this morning, may nakita akong nag-post na attend sa training sa Buanga, nagtatanim na siya. I saw the video, and nakita ko may mga ferns. No? O sabi ko, eliminate mo yung ferns kasi sasakalin yan yung puno mo. No, yung root system niya, very prolific. So, takpan mo yan. So, I gave her advices. No? And then, meron din po kasi mga allelopathic. No? Ibig sabihin nun pa ng allelopathic is mga halaman po yan o puno na nagpo-produce ng chemicals either sa roots or sa leaves nila, no, para patayin or stunt yung growth ng competition sa paligid nila. Ang isa na po dyan, no, ang number one po is ang mahogany. Avoid mahogany. Ang laki ng roots, ang haba ng reach niyan, and it's allelopathic po, no, ang mahogany. Iwasan niyo po yan. Then meron po yung saging. Ang saging niyo po, kung healthy siya, walang problema. But kung makasakit po yan, lalo na kung fusarium wilt, ay delikado po ang seedlings niyo. At 1 year old and above, okay lang yan. Pero sensitive po siya. Ganon din po ang sile. Meron din po ang fusarium ang sile. No? Hindi niyo pwedeng i-companion crop yan sa sile. Iwasan niyo po. And avoid clay soil. Hindi po pwede ang waterlogged na area. At kinakailangan po is well-drained yung lupa. Okay? Cultivation of agarwood. So marami pong models, ano, and I suggest you do research online sa Google University and YouTube University, no? May mga available na po niyan, but ito nga rin po, no, I would suggest na pumunta kayo dito, no, sa Pinoy Agripreneur and sa Philippine Agarwood Resource Center. 5 months ago po na ginawa ko pa yung page na yan because ayoko na pong may mga mabiktimahan ng mga scammers, and it's an open resource page para po makakuha kayo ng mga tips, no, and ng mga research, makapagtanong kayo doon, and yung mga nagbebenta po, no, ng mga seedlings, meron pong transparency requirement. Kung hindi ka pumasa sa transparency requirement, hindi ka pwede mag-advertise ng seedlings mo doon. So ganun po ang ano yan, public service po yun. You can log there, be a member, open naman po siya, public siya. And marami po kayong matututunan doon. So ang agarwood po, no, kaya nga, the science of it, nagkakaroon siya ng formation pag meron pong infection, no? Maraming causes, no? Mga stem borer insect, mga fungal infection, yan. So lalaban po siya, no? Magkakaroon po ng sakit. Sa natural environment, 20 to 30 years, no, para maging commercial volume ng agarwood. But sa farmed or cultivated agarwood, okay, mas madali. So, kami po, personally, we're hoping, no, dahil mabilis nga po yung paglaki namin because of our protocol and the regenerative agriculture application management sa farm namin, maybe in 2 years, we can start, ano, 2 or 3 years, we can start inoculating. And kung maganda po yung inoculum nyo, no, like nung sa training po namin sa Malaysia, kasi sukat na siya, no, and tested na siya between 6 months to 1 year ang branches, and 2 years ang main trunk, pwede ka na mag-harvest. Okay? Artificial inoculation, yeah, marami po mga paraan, no, induction, infusion, no, maraming klase. So Thailand, Malaysia, China. Swerte po sa grupo namin, no, because we have the best of 3 countries, the Philippines, Thailand, and Malaysia, no. Ako po, nag-training po kami sa Malaysia, meron din po kami kasama nag-training sa Thailand, and of course, yung personal experience namin, no, we're plantation owners and nursery operators, so we really know, no, na kung paano siya, and nadagdagan ng, ano, sabi nga namin, international expertise and local knowledge. That's what we can, that's what we're bringing on board, no? Sa mga clients namin.
So marami po mga inoculants, no? So ang mga main components is either fungi and microfungi, no? Yan, ito po yung sinasabi ko kanina, fusarium, no? Isa po ito sa dahilan, that's why ang mga soil o any plants na may soil coming from Mindanao cannot be transported anywhere in the Visayas or Luzon because of the fusarium and the other fungal diseases, no? So meron din pong gumagamit ng mga phytochemicals, no? Salicylic acid, may gumagamit na nga po ng ano eh, ng Roundup, yung herbicide. So, ewan ko lang kung maibenta mo later niya kapag tinesting yan. So, okay naman sana ang ano, Pilipino magaling mag-innovate, pero isipin lang po natin yung consequences. Dapat ito, walang poison, walang toxic no, na substance. So, it defeats the purpose no, pag gumamit kayo niyan. So, may mga bacteria, yeast extracts, may mga concoctions, meron po sa YouTube, university, nag-demonstration, no, nagluto ng kamote, mga dahong baging, ganyan-ganyan, ginawang concoction, ginamit sa puno, patay ang puno. So, kung mag-experiment po tayo, make sure na you have plenty, plenty of trees to experiment on. Hindi naman masama mag-experimento, no? But make sure magkaroon kayo ng trial and error. Okay? That's how science, ano eh, evolves eh. So careful lang po, no? And if we can get technical expertise, no, from others, so you don't have to go through the pain, why not? Okay? Ang inoculants po, no, na ginagamit, nanotech, probiotic, organic concoction, supercritical extract, no? This is contentious po, no? Kasi nga meron po, lalo na sa China, gumagamit sila ng supercritical extraction. Kasi po ang paggamit po ng ano ng inoculum is make sure na makaka-produce talaga 'yan. Pero anong quality at anong grade? Kasi kung toxic 'yan ay it will be limited ang gamit niya. Okay? And then chemicals, no? May mga gumagamit ng mga kung ano ng chemicals naman na. So all of these pwede. But ano yung grade at quality ng agarwood mo later on? 'Yon. 'Yon ang problema. So inoculation techniques po, no? Makita niyo po kanina sa picture, merong sinusugatan, merong tinutusok ng mga nagbabagang mga rod, no? Stripping, binabalatan yung puno para magkaroon ng agarwood sheets, and then induction and infusion. May pakita po ako sa inyong video yung induction. Okay. Wala? Okay. I'll exit here. There you go. Are we seeing the video? Kita yung video. Okay. Ayan. So, yan po, induction siya, no? Kasi, yung katawan lang ka, you're not going to the cambium. Yung mga naka-host, yan po ang infusion. You go direct to the cambium. So, ayan, nilalagay na po yung, ano, yung inoculum. This is in Malaysia. Sa Sambuanga Teni, magkakaroon po kami ng actual din. Pero demonstration 3 lang. You gotta do it yourself po para talagang malaman mo na kaya mo na later on. Okay. And the other one po. Yan naman po ang infusion. You go direct to the heart
of the tree. So, yung cambium layer niya. Yan po yung kinakabila ng mga hosts. Overnight, the tree can consume 100 to 120 ml of inoculum. Yan. Okay. Ngayon, babalik tayo sa main screen. Ayan. So, yan, magkakaroon po na actual talaga yan, ano? So, induction and infusion. And like what I said, we have the technology ng Philippines, Malaysia, and Thailand. Yung grupo po namin. So, factors influencing agarwood production. So, marami po nagtatanong, pero okay ba itong gantong species? Mas maganda pa yung quality o grade ng agarwood dito. So, wala po sa species kasi, no? Depende po yan sa mga factors na nakalagay dito. Yung Asian tree, yung kanyang health and vigor. Kasi po, ang agarwood po, pag na-infect po yan, ano, lalabanan niya yan. Kung hindi po healthy at matibay yung puno mo, mamamatay siya. Magkakaroon po ng wood rot. Mabubulok yung loob niya. Okay? Wala kang agarwood. Kung matibay naman, that's why stop na ang pag-fertilize, no? Basta nag-inoculate ka. Kung matibay ang puno mo, lalabanan niya. And pag tumagal yan, no? Kasi meron pong ano yan, may time lapse, no? May period yan na dapat ma-harvest mo siya. Dahil pag hindi, makaka-recover yung puno, mawawala yung agarwood mo. Okay? And in the season, wet versus dry. Preferably, iwasan mo ang wet season, no? Kasi pag sa wet season, malakas yung higop ng tubig ng puno. And because binutasan mo yan, no? Yung turgor effect niya, no? Posibleng lumabas din yung iyong inoculant. And of course, masasaturate siya, no? Yung inoculant mo because sa lakas ng higop ng puno ng tubig. Geographical location, no? Kung saan mo yung tinanim. Genetic ng species, so nakita nyo, pwede rin, no? Then, receptiveness ng species. Kailangan po kasi sukat, no? So, what we did now, no? Meron kaming specific na fertilization and management para sa agarwood mismo, no? But later on, we want to develop an inoculum na specific for a certain species, no? So, we would like to enjoying everyone at sumali po kayo sa grupo so we can lobby for it, no? Sa gobyerno natin. Harvesting. So between 5 and 10 years old, no? I-harvest niyan. Then merong fatal harvest and sublethal harvest. So ang fatal harvest, putulin mo talaga yung puno, no? Ang sublethal, kunin mo lang yung mga branches or magkokopis ka. So at least 1 meter from the ground, putulin mo para tumubo ulit. So, but eventually, manghihina na rin yung puno nun after ilang years, no? Mamamatay din talaga siya. Pero, at least naka-harvest yun. Ayan po ang isang itsura ng 1 kilo na agarwood. Actual po yan, no? So, yan po ang itsura niya. So, makita nyo yung mga chips. Wala po kayong makikitang grasa. Yung mga nagbebenta po, nakikita ko na lang, sabi ko, naku sir, peke po yan. May grasa, makintab-kintab, naglalangis, no, tuyo po yan, tuyo, okay? So, ayan po, no, yung physical appearance ng mga various grades ng agarwood, no, dark, dense, ganyan, and then yung sinking grade, no, ayan, kasi yung kanyang, ano, specific gravity, so, nakakita na po talaga ako ng agarwood na pag dirnap mo sa tubig, lulubog talaga siya. No? Kahoy siya, pero lulubog talaga siya because very dense na po siya and yun nga, because of the composition, no, ng agarwood mismo, lulubog talaga siya sa tubig. Yung ibang grade na, kasi, kaya naman ito nababawasan yung grade niya or mas lesser grade kasi
mas maraming mga uninfected wood. So dapat ito para maging mataas ang grade ng agarod mo sa carving mo, magaling ka, matanggal mo yung uninfected na wood para yung infected wood lang talaga. Doon tataas ang grade mo. Ito naman po ang distillation. Ayan. Sa actual din po sa Zamboanga, meron po kaming demonstration ng mini distillation unit, hydro distillation. Magdi-distill po talaga kami ng agarwood. Mabango po yan, maaamoy ninyo. Ganda. And dyan po mapuproduce. Sa production po talaga, no, yung mga malalakihan, inaabot po ng 5 days. 5 times 24 hours no, na distillation po. Continuous po yun. And then on the 6th day, hydrosol naman ang kukunin nila. Ibabalik nila lahat yung mga na distillates no, after makuha yung oil. And then they will produce on the 6th day yung hydrosol na naiinom. Nagagamit po talaga siya. We will also have samples of that in Zamboanga this September. Ayan po yung mga products, no? So, again, we're proud na kami po ang nakaproduce ng kauna-unahang agarwood-based parfum. So, pag sinabi mo kasing parfum, yan ang highest level, no? Ng scent. Parfum, eau de parfum, toilet, eau de toilet, and then cologne. Kasi mga 40% po, no? Yung essential oil niya, which is the agarwood. Mabango pa talaga siya, and matagal maalis yung amoy niya. And agarwood is usually the base note. So if any of you have idea about perfumes, we have a top note, a mid note, and a base note, no? So ang unang pag-spray mo, ang unang maamoy agad o pag-apply mo is the top note. Then after a few minutes or an hour, no, ang maamoy mo niyan mid note na. Mawawala na yung top note. And the one that lingers is the base note. Yung po ang purpose ng agarwood. But because of the agarwood po, no, yung oil niya, it makes the perfume last longer. Yun yung nakita po nila, no, na yung top note at mid note hindi agad nagdi-dissipate. So thank you. Ayan po, meron po tayong ipapakita rito ng mga perfumes. Ayan. At yan. Ito po, no, yung perfume, no. Actually, apat na po ito, no. Meron kami nito. Alan, Mushi, Julian, and Andiri. This is roll-on. 10 ml. Kasi this is for special occasion. You don't use this every day unless you have money to burn. Because this 10 ml, kay na ibebenta po ng 1,300 pesos. 10 ml, 1,300 pesos po. Ganun po siya kamahal. So hindi may pwedeng gamitin spray. So pag ano yan, lagay ka lang dito, and then ganyan, ganyan. And then for special occasions lang po talaga siya. Ito pa. We have the first in the Philippines, Black Gaharu Coffee. Ayan po. Ayan. Hindi makita, no? Kasi hindi na kami. Black Gaharu Coffee po. Ayan. Sarap yan. I take this every day. Then, meron din po tayong Agarwood Tea, no? Developed with our partners, Growers Infinite, no? Living Infinite. Ayan. Nag-take po kami ng training sa DOST, and then of course sa Malaysia and sa Thailand, para makaproduce po ng mga gantong products. And then, ginagamit po siyang health supplement po. Ito naman po tayo sa legal requirements. Ayan. Diyan po, no? Dito po maraming sad stories. Mga naiiyak talaga dahil na-scam sila, no? So, number one po, pag may nag-offer sa inyo, naghanap kayo ng bibili ng seedlings, dapat po, tanungin nyo, meron po ba kayong WCP o Wildlife Culture Permit? Dapat ibigay nila sa iyo. Bigyan ka ng copy. Oh, may pahabol. Ito po ang bakur. Ayan. Yan po yung bakur. Yan po yung ginagamit ko sa incense. Ayan. So, anyway, going back to the WCP. Dapat ibigay sa inyo. Kunin nyo yung number. I-verify nyo sa nearest regional DNR field office o sa Senro or Penro. No, kasi doon kinukuha yan. So, kung halimbawa, kung sa Region 10, pwede sa Region 10. Region 9, Region 9. Tanong ka doon, no? Make sure na meron silang WCP. I-verify nyo rin po. Hindi yung pwede pakitaan lang yung papel. Then, you will be issued a certificate of purchase. Ilan yan, no? And then, aasikasuhin po niyan ang local transport permit. Pupunta po sila sa DNR. Yung DNR pupunta sa nursery, kukuha ng picture yung mga seedlings, no? May documentation po yan.
Yan. And then dapat issuehan kayo ng invoice. Yan. As proof of purchase. Dahil pag wala ka pong proof of purchase, ibig sabihin yan ay from the wild. Yun po yun. No ifs, no buts. Walang invoice, it's from the wild. You have no other proof para sabihin na binili mo yan. Okay? Ako po, nabiktima na po ako niyan. Nagbigay ako ng ultimatum. Inabot ng 1 year before ako binigyan ng invoice. No? Dalawa yung invoice ko. So, hindi ko inakalain. No? Very ano pa naman yung pinagkuhaan ko niyan. Very popular na tao. No? So, marami po yung mga requirements. No? Meron po akong sample dito. Ito po ang certificate of purchase. Yan. Ito po ang invoice. Ito po ang transport permit. Yan, another transport permit. Ang DNR po, pupunta yan mismo doon sa nursery operator para kunan ng picture, i-document nila. Transport permit. Ayan. Pag wala po niyan, please, huwag na po kayong bumili. Because later on, pagpunta niyo po niya sa farm niyo, later on, a-apply niyo ng barangay certificate yan. Certificate of plantation and no objection to cutting. Then, pag stable na po yung plantation mo after 2 years or 3 years, applyan mo na sa DNR ng PTPR or Private Tree Plantation Registration. You need a business permit for this, no? Kasi meron po tong tax. So dapat either single prop or corporation or cooperative, no? Then kailangan meron pang BIR certificate of registration. Kasi may tax po ito, no? Then gagawa ka ng letter of intent and you also have to show a proof of expertise, no? May technology ka talaga na kaya mo talaga magtanim. Ang mga trainings po namin, we will issue a certificate of participation and completion. Yung actual training po ha, not here now because this is just an orientation. And yun ang pwede nyo ipakita sa DNR pag nag-apply na kayo ng PTPR na meron kayong technical expertise, no, to have a to apply for a PTPR. Then you have to show yung land title or tax deck or kahit naman po ano, SPA or authorization to use for the purpose of having an agarwood plantation. Yan. Yan po kailangan yan. So, you cannot do anything, ano, you can do no less. Ito po talaga yan. Period. Yan na po. Wala na pong ihirit. Kailangan meron ka lahat niyan. Pag wala po yan, you will be legal. So later on, pag nag-harvest ka, iiwasan ka po. No? Na may mga, kasi kukuhaan po yan ng CITES eh. CITES is the Convention on the International Trade of Endangered Species, Flora and Fauna, CITES. Kailangan niya may clearance ka din. No? So, as DNR ka mag-a-apply niyan. Pati yung buyer mo, meron din siya CITES to import. No? Yan. So, yan. Ganun po yan. So, both ways po yan. Ikaw, na producer, and the buyer. Ito po ang financials ngayon, no? Assuming na lang na ang gawin mong planting configuration ay 4 by 3 meters. Ibig sabihin yan, isang puno ay 12 square meters. No? So, ang planting density mo niyan for 1 hectare is 833. But again, we recommend do agroforestry. So, multi-cropping po. Huwag lang po puro agarwood. No? Kasi, ang mga puno po, ang mga halaman, no? Yung mga roots niyan nagdidikit-dikit eh. Meron po yung root network. No? So we recommend certain fertilizers and fungus or bacteria, no, na makakatulong for the microbiome ng soil, no? And they will help each other. And pag merong may sakit, they will cancel each other out. Ibabalance talaga nila. Ngayon, kung puro ka agarwood, puro Aquilaria trees ka diyan, wala 'yon. Okay? Yung microbiome mo restricted only to that particular species of tree or plant that you have. So, pag nagkasakit, sakit talaga. Okay? And later on, gagastos ka. Okay? Whereas, you let the soil maintain its own balance, no? The microbiome, yung mycelium network niya.
So, assuming na lang 450 pesos per seedling, kasama ng transport and everything else. So, sa isang hektarya na may 833 na puno, you will need 374,750. Ayan. So, assuming mo na lang, no, na pwede naman magtanim niyan paunti-unti by stages. No? So, yung chips, like, ano pa lang to, cost pa lang po ito ng seedlings. Sabi ko nga, sa amin, ang land preparation namin, 3 months. May proseso po talaga kaming sinusunod para masigurado na tama at mabilis yung paglaki at healthy yung mga puno namin. Because ang objective mo ay mapakinabangan mo o mahasten yung immature stage ng puno. Okay? So, ang chips mo ngayon, pinakamalas mo na 50,000. Average, magandang quality mo dahil organic ka, okay, or all natural, 250,000 per kilo. But ang range po niyan is it goes all the way up to 500,000. Okay? Then, ang oil po, no? Ang pinakamataas po namin nakita is yung ano, 3.9 million pesos per liter. Okay? Yung ginagamit po namin sa perfume namin, no? Is grade B. Grade B pa lang 'yun, no? Kasi masyado nang mahal pag ginamit mo yung grade A and up. So yung grade A na 'yon, abutin na mga 500,000 per liter. So 785. So pag sinuwerte ka, ang isang 5 to 7 year old mong puno, maka 1 to 3 kilograms ka. Malas mo, 1 kilo. Swerte ka, 3 kilograms. Ito po is 3 ml. Ah, sorry. Ito. Ito ang 3 ml. Ito ang 10? 12 ml po ito, yung tumalaki. Ito, 3 ml to. Ayan, mahal po. Yung 3 ml po, costa 5,400 pesos. Ayan. Nabango po siya. And kung organic yan, pwede mong inumin yan. Pero mahal. So, ayan po, no, in 5 to 7 years maturity. So, makaproduce ka sa 20 kilos. Yan siya, yung buong puno talaga. And inestimate po namin yan, no, kung tama yung, based sa aming experience, no, kung tama yung pagpapalaki namin and mamamaximize namin yung value adding, kasama na yung pag-harvest ng leaves, yung mga fruits, makakagawa kami ng value added products, no, from wax to oil to lahat na ng pwede namin ma-extract sa puno ng 5 to 7 year old, we can get at least 500,000. Pero huwag po kayong maniniwala na sinasabi, ang isang puno, 1 million. Marami po yan. Dito lang po, no, may isang event na sinabi nung tao, kumikikitara ng 1 million per puno. No, that's not true po. Gusto lang siguro niya makabenta ng seedling. Ganun po talaga, mahirap kumita ng kwarta. So, ito po yung in-offer naming training, no? Agarwood Farming Investment. It's a full training. Mayroon pong agripreneurship because you have to take on this as a business, hindi lang yung farm. Marami po kasi nagsasabi, ah, basta magtanim lang tayo, tanim lang kayo. Kasi gusto niya makabenta ng seedlings niya. No. Okay? From the, before ka pa man magtanim, alam mo na kung magkano kikitain mo. Alam mo na kung magkano gagastusin mo for a certain period ng kanyang puno na yan. It will be a disservice. No? Yung mga nagbebenta po ng seedlings, kung meron man po di dead, yung service nyo naman. No? Sabihin nyo talaga dun sa buyer, what to expect? Hindi yung bubulahin po natin, sabihin natin, ah, ganito, kikita ka ng 1 million, basta magtanim ka lang. So, no, wag po. And kayo din po sana, kasi marami, and ako po mo mismo, naiinis po talaga ako sa mga nagtitake advantage mo, sa mga farmers natin. The poorest of the poor. Okay. Ang average age po ngayon ng Filipino farmer ay 55 to 67 years old. It's a dying breed. So wag na natin saan silang abusuhin, no? So we'll teach agripreneurship, okay? We'll teach regenerative agroforestry to make sure that you maximize, no? You maximize yung pakinabang mo, you harness your land. Then of course the cultivated agrowood farming from land development
to seedlings or farm input selections, all the way to management, inoculation, and eventually the processing and distillation. We'll be happy to share kung paano po yung paggawa ng mga products, yung mga products na nagawa na namin, kama po ng mga ito, because we have no illusion of capturing the market. We want to develop the market. Dahil pag marami ang demand na lumaki, yung market, lahat makikinabang. I mean, I believe there's plenty for everyone. And this is what I always ask, no, sa trabaho ko po noon sa USAID when I go into community and teach conservation enterprise. Bakit may gusto magnegosyo? Amay. Bakit? Para may pang-aral sa anak, para may pagkain, o para may pang-retirement. Sabi ko, okay lang po yan. Pero sa panahon ngayon, where you have the new normal, no? Number one, okay? Climate change, population explosion, dwindling natural resources, and pinaka-worst, drought and corruption. Yung ganyang mindset, hindi na pwede po eh, no? Sana po isipin natin, kaya tayo nag-negosyo is because gusto natin mag-provide ng need. So, if you have provided the need, money will follow. Money is a consequence. Okay? So, isipin po muna natin yung pag-provide ng need. Because definitely, money will follow. It is a consequence. So, be socially and environmentally responsible agripreneur. Ito po mga agawad initiative sa Pilipinas. Nagawa po natin, ano? Sariling kayod po yan. Sariling gastos namin nun. Thankfully, pinondohan po siya ng DOST, no? Yung Agarwood Forum, naganap po yan. Because before po, bulong-bulungan lang. But yung nagawa po ito, for the first time, it was out in the open, publicly, pinag-usapan ng Agarwood. And i-share ko na lang po, no? Kasi yung grupo ko dati sa Luzon, ang sabi sa akin yan, Alan, mag ka muna mag-ingay. Huwag kang mag-ingay, dapat mauna tayo. No, ano kayo? There's plenty for everyone. Why would you want to hold the information? Why would you want to control the opportunity? Why would you want to monopolize the technology? So, sabi ko, no, I'm doing this para pati ang mga maliliit na farmers makinabang. So, it happened. And now, DOST is supporting us again, no, para sa Zamboanga training. So, we got LGUs and all the way from Benguet, coming over for the training because we want to develop an industry. Okay? This needs an industrial approach para maging inclusive, equitable, and sustainable. So ito po yun, yung mga pictures po, galing po sa DOST. Another advantage po nung nagawa ito, okay, it gave me credibility kasi nung una, parang iisipin ng mga kausap ko, scammer yata ito ah. Uno, kikita ng ganun kalaki. So, marami po yan, no? Marami mga critics, mga cynics, and naysayers. So, finally, na nangyari ang Agod Forum, naniwala na sila. Ayan. So, DST po yan. Ayan. So, ito po, dumalaw din ang DST Forest Product Research Development Institute sa farm namin, sa San Miguel, sa Buanga del Sur, no? They made a field inspection. So, makita niyo po yan, no? May tree guard, and then meron pong shade na net. Ayan. Meron pong plastic mulch kasi grabe yung ferns nung una dito sa lugar na yan. Yung nakikita niyo pong malalaking puno is rubber tree. Meron din po akong coffee dyan. So, ang FPRDA po, meron silang forest, flavors, and fragrances, no? Technology program. So yan, we can ride on this. And then kinausap din natin ang DA for the High Value Crop Development Program. Yan, para mag-i-match po natin yan. So yan, binubuo po namin yung agar, yung agarwood growers and resources. Sana po sumali po kayo, yung mga existing na agarwood na o yung mga planong pumasok pa lang, we're open, no? Sali po kayo para ma-build natin yung industry para maging sustainable, inclusive, and equitable. Ayan. So ito po yung aming framework for the development of the agarwood industry. Number one, inclusion ng agarwood sa High Value Crop Development Program under RA 7900, High Value Crop Development. Okay. And then, ang next po is initiation of an agarwood industry value chain analysis and its development, no? So, sa training po kasi, tinuturuan namin yung mga farmers o agripreneurs ng value chain approach sa farming.
para mapakinabangan talaga nila ng gusto. Make the most out of their investments and their time, no? And effort. Creation of the Philippine Agri-Wood Industry Roadmap. I've attended several value chain analysis and industry roadmapping, no? Ito po talaga yung mga needful na kailangan gawin so we can develop the industry. And then creation of an agri-wood industry, no? Body, okay? Council, which will compose of stakeholders. So dito po sa Mindanao, thankfully, no, nagkausap kami ng Mindanao Development Authority, we're now looking at creating the Agri-Wood Mindanao Council. So sa September po, no, sa Zamboanga City. So hopefully, ma-duplicate natin yan, magawa rin natin sa Luzon and sa Visayas. So what are we after, no? Pag nagawa ng industry body, promote good agriculture practices, good manufacturing practices, and fair trade. So dito po sa amin, kami lang po ang farm na ang taas ang sweldo. Ang minimum is 340, pero ang pasweldo namin 400 pesos per day, 8 hours. And meron pa silang good performance incentive na 200 pesos per day that they can collect in 5 years as their retirement. So nagugulat yung iba. Eh, sabi namin, we want to take care of our people so that they will take care of our interest. So we're out to practice science-based farming through research and development. Kasama po natin yan ang DOST. Ako po mismo, no, sa mga kasamahan ko, we trained abroad and locally, no, para lang talagang matuto kami. Proper training. Okay? Proper training po talaga ang kailangan. Equitable, inclusive, and sustainable development, community development, leading to national development. So we're looking at barcoding, no, ng mga species, regenerative agroforestry, and all of this, no, pag doon sa industry body, because we really need to have a voice, no, and we should be united para doon sa industry. Ayan po. So that's my presentation. If there are any questions, Miss Jermeline, take it away, please.